guys! Welcome back to my channel. It's Magen Ikay. And nakita niyo naman na kamikap ako ng konti kasi yung video natin ngayon ay beauty products. At isha-share ko lang naman sa inyo guys yung sabon na nagustuhan ko, yung bago kong paborito ngayon. Bihira lang kasi ako guys magagusto sa sabon kasi very sensitive yung skin ko, lalo na sa mukha ko. At mabilis siyang magka-rashes, magka-pimple kapag hindi gusto yung ano, yung hindi hiyang sa akin yung gagamitin ko. Kahit unang beses ko palang gamitin, alam ko na na hindi siya okay sa akin. Ngayon, ang sabon ko kasi dati ay yung Fruity Herbal Papaya Soap na nabibili ko dito sa Kuwait. Bali, 3 years ko na siyang ginagamit. Kaya lang ngayon dahil sa pandemic siguro walang stock dito sa grocery kaya wala na akong nabili. Ito 'yon siya, yung papaya herbal soap. Yan, maganda siya kasi ano na siya, may moisturizer, may sunblock, tapos may whitening na rin siya. At dahil sa klima dito sa Kuwait, mainit, lalo na kapag summer, sobrang init talaga, umabot sa 40 degrees yung init niya. Eh ako naman lumalabas ako, naglilinis ako sa labas, kaya hiyang sa kanya, hindi katulad ng ibang sabon na magkakapekas ka dito or mangingitim. Yun na Fruity Herbal Papaya Soap, hindi. Dahil nga, kaya lang, walang stock ngayon. Kaya naman, naghanap ako ng pwede kong gamitin. At yung napili ko ay yung RDL Placenta Soap with Moisturizer. Ayan. Hindi naman ako masyadong fan, guys, sa mga skin whitening na products. Ang sa akin lang ay yung mayroong moisturizer. Kasi yung skin ko nga ay sensitive at combination ng dry at saka oily skin. Kaya, ngayon, bali 9 days ko pala siyang ginagamit. Ito yung laman niya. And nakalabas na siya. Ginagamit ko na siya. Kaya meron na siyang white dito kasi ginamit ko na siya. Hindi ko siya pinutol para tipirin. Pero kasi ano lang naman eh, sa mukha ko, ginaganan ko naman. Ipapakita ko dyan yung konting video ng paghilamos ko nito. Bale, nagustuhan ko siya guys kasi marerecommend ko to sa mga oily skin din, tapos sa dry skin din. Yun nga, hiyang siya sa akin kasi alam ko yung sabon kapag hindi hiyang sa akin mga 1 to 2 days or 3 days, alam ko na hindi yang sa akin. Hindi ko na tinutuloy. Ito, una ko palang naginamit, nagustuhan ko na siya. Bali itong placenta soap with moisturizer. Meron na rin siyang, kiniklaim niya rin yung mayroon din siyang skin whitening, specially formulated with placenta extract na nakakatulong daw sa mga renew yung damaged skin tissues and nag-fades away ng mga skin blemishes. So yun guys, yun lang yung masasabi ko sa inyo na nare-recommend ko ito, lalo na sa mga katulad kong sensitive yung skin, tapos mga combination skin na dry and oily skin, kasi hindi siya nag-oily. Kasi kahit na maghapon, hindi siya nag-oily. Yung oily skin ko. Tapos dahil nga mayroong moisturizer, lalo na ngayon, malapit na naman yung winter, mag-winter na naman dito, kailangan ko talaga ito. So yun lang guys, yung masasabi ko sa sabon na ito. Highly recommended ko siya sa katulad ko ng skin types. Ano ba yung sasabihin ka? Lahat naman tayo magkakaiba guys ng skin types. Dapat una, alamin nyo rin kung ano yung skin types nyo. Tapos para alam nyo kung anong gagamitin nyo or bibilhin nyo product, beauty, skin products. So, yan lang guys. Yun lang yung masasabi ko. And ano pa ba? Tsaka tayo. Yun lang. Shoutout nga pala kay Ate Lydia Pua. Tapos, isa sa importante sa buhay ko ngayon, si Reden Nevero. Hi. And, so yun lang guys.
See you tomorrow, guys, sa another video natin. And yung ipapa-share ko naman bukas ay yung cream na ginagamit ko sa aking face. I hope makapag-upload ako everyday ulit ngayon kasi na-inspire niyo naman ako. And see you guys tomorrow. Bye!